Isa, dalawa, tatlo. Ngunit umabot ng 33. Mga araw na binilang ko upang muling masilayan ang mundo sa labas ng aking kwarto. Tila nalimutan ko na ang amoy ng mga umuusok at ingay ng sasakyan sa kabayanan. Namiss ko na rin imaneho ang aming sasakyan na palagi kong kasama kung saan. Ay, munti ko nang makalimutan ang tambak na trabaho na aking naiwan. Paano kaya ako magsisimula? Hanggang ngayon, ay ewan. Kumusta na kaya ang aking mga kaibigan na madalas kong tinatagpo sa mga kapehan? O kaya di pa nila nakakalimutan pati alaala ng aming nakaraan? Ngunit ang aking dasal ay nasa mabuti silang kalagayan, sapagkat ngayon hindi mo alam kung sino ang tatamaan. Napakaraming nangyayari sa mundo, sunod-sunod na trahedya at pagkakagulo. Pero bakit nga ba ako narito? Tanong nyo rin yan, no? Hindi nyo lang maivocal sa ibang tao. Sa lahat-lahat ng nangyayaring ito, isa lang ang kinakapitan ko. At yun ay ang kanyang plano. Oo nga, ang daming nagbago. Nawala sa ating plano. Ang daming nagiba. Aminado, nahirapan ako. Ang daming nandiri dahil sa sakit na dumapo. Ngunit dapat pagtibayan ko kasi alam ko itatayo niya ako. Maraming salamat, Panginoon, kasi ako ay negatibo. Maraming salamat kasi ligtas ang pamilya ko. Maraming salamat sa mga taong pinadala mo para sabihin, hindi kami nagsosolo. Nakabantay ka pa rin gumagabay sa makasalanang katulad.